morning, Bull friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. Okay guys, last topic ko ay kinumpare ko ang 314 sa Nimrod NC2 shaft. Ngayon, sabi niya, try to replace yung tip ng shaft ng NC2 sa isang magandang tip. Tingnan natin yung kung anong magiging diferensya. So, pinalitan ko po siya from ordinary tip to Q-sole tip. So, itong Q-sole, ito yung nakakabit doon sa 314 last time. So, tingnan natin kung malaki ang naging improvement niya at pwede siya sumabay sa 314. So, umpisaan natin sa simple stop shot. So, dito sa stop shot, hindi mo masyadong compare yung difference. Kasi stop shot lang siya. Tingnan natin sa low left spin. Ito yung dating video. So, nung pinalitan ng bagong tip, yan, malaki ang diferensya, iba yung kamot niya doon sa railing. Tingnan natin sa draw shot. So, itong dito, sabi ko, nag-effort ako. Pero dito sa bagong tip, ito medyo malayo-layo to, pero tingnan mo, effortless. Tingnan naman natin itong top right. Yan, medyo may effort doon. Nag-effort tayo dito sa bagong tip. So, iba talaga ang kamot niya. So, tingnan natin dito sa test drill. So, dito makikita nyo yung power niya at yung patama niya. Yung straightness ng shaft na ito. So, may kadulasan yung shaft na ito. Hindi siya splice pero hollow yung gitna niya. So, pinattern niya to sa 314. Kaya yung title ng aking video for today is Nimrod NC2 shaft is para sa akin, it can be called as mini 314. So, halos walang diferensya doon sa patama ng 314, sa pectus, sa atras, stop shot, sa kirida. Yun nga lang, syempre, kung nasanay ka sa main queue mo, ako main queue ko yung 314, kung nasanay ka sa main queue mo, parang siya yung muscle memory, yung connection na yung kamay, mata doon sa queue mo, ay part siya ng yung katawan. So, kaya ramdam na ramdam mo kung ano yung pinagkaiba nung ibang tako pag gumamit ka ng ibang tako versus dun sa main cue. So, sa performance sa tumbok, almost the same na sila. Pero syempre, hinahanap pa rin ang katawan mo yung main cue mo, which is the 314. Although, mahirap explain, pero yung mga nagbibilyar at nakakaintindi, alam nyo po yung ibig ko sabihin. So, dito I'm trying to run a 10 ball rack using NC2. Medyo pinas forward ko po ng konti dahil medyo matagal akong masinta. Alam nyo na pag beginner. So medyo hindi ko pa kontrolado yung patama nito. Kaya may mga lumalagpas sa preparasyon. Pero nakakatsamba naman. So far, okay siya. Sarap gamitin. Safe to say talagang mini 314 ang NC2. Doon po sa nagbabalak bumili ng 314 na walang budget, pwede nyo pong subukan ito at sa halagang 4,000 to 5,000. Meron na po kayong low deflection shaft. So ito, para lang makita ko yung difference, akin pong sinubukan na bumalik ako sa 314.
sinubukan dun sa, bumalik ako dun sa aking main queue. Yun, no? Iba na yung... Hindi po tayo masyadong kagalingan. Yung nga lang po, pag gamit nyo talaga yung main queue nyo, pag nakakasana sa kamay nyo, parang may ano eh, mayroong hand queue connect, parang may something na hindi mo ma-explain. Galing po kasi ko sa NC2. So iba talaga yung, magkaiba din yung feel nung shot niya kasi sobrang dulas nun. Ito kasing King 314, hindi naman ganun kadulasan. Medyo may konting gaspang na mararamdaman mo talaga dun sa gloves yung tama niya. So this is the second rack. So madami akong supply sa prepare doon sa unang try ko na pagbabalik sa 314. Pero may angat pa rin ng 314 kahit pa paano. Kung sa 100% 90 or 85% si Nimrod shaft. Pero hawig na po, hawig po ang performance. Kaya po yung nagbabalak pong bumili, naghahanap ng low deflection, pwede nyo po yung try itong Nimrod NC2 shaft. Panghalili po sa mahal na Predator na shaft. Sa tingin ko po, hindi kayo mapapaya. Palitan nyo lang po yung tip kasi yung unang tip na nilagay ni Sir Nimrod ay triangle tip na syempre pag malamig at iba po kasi yung ano nun eh, ang texture pag malamig, lumalambot. Ito pong Q-Soul na to, ito yung nakakabit last time sa Predator ko kasi nagpalit ako sa Predator, nagpalit ako ng medium soft kaya sayang naman makapal pa, so nilipat ko po. Ito yung Q-Soul. So tama si Sir Nimrod, palitan lang ng tip at magiging hawig na siya sa 314. So that's it. I hope we learned something today. At maraming salamat po sa mga nanood. Please like, comment, and share. And hit that notification bell para po ma-inform kayo kung may mga susunod na video tayo. Thank you!